Alright guys, so every now and then magkakaroon tayo ng mga reviewing ng mga upcoming NFT games para syempre medyo updated na rin kayo sa mga mangyayari. Pero natandaan nyo ha, fair disclaimer lang, kumbaga, fair disclaimer. This is not a financial advice, okay? I'm not a financial advisor. And ito ay mga personal na tingin ko lang sa mga proyekto na to, sa mga project na to. So ito palagi kong sinasabi sa stream, no, don't risk more than you can afford to lose. And of course, as always, study and do your own research. Okay ba yan? Okay, so I discovered this NFT game na medyo it hit me nung nakita ko kasi merong dalawang dahilan. Una, gusto ko yung mga gameplay noon dati na gumagawa ng mga infrastructure, mga building, tapos ia-upgrade mo sila. Tapos syempre, as you go forward, yung status mo mas tataas, mas gaganda yung mga makukuha mong item and all, no? So ano ba, parang mga Battle Realms, 'di ba? Mag-upgrade kasi mula yung mga building mo noon, maliliit lang, tapos i-upgrade mo hanggang sa lalakas na yung buong fleet mo. Tapos ano pa ba? COC, parang COC rin siya na nag-upgrade ka ng mga town hall and all, tapos syempre mas maraming resources na makukuha as you go by at ano, yung best example, Sims, parang Sims, 'di ba? Naglaro pa kayo ng Sims. So ito parang medyo yun siguro pinakamalapit, yung Sims. Parang ka naglalaro talaga sa isang city na very immersive itong game na to. At yun yung pinakagusto ko dito. Sobrang wild nung idea nung NFT na to. Kasi kung titingnan nyo, eto, nandito tayo sa website. Kung titingnan nyo dito, ayan. So ito yung parang gagawa kayo ng mga bahay dito. At itong mga bahay na to, ito yung magiging mga asset nyo eventually. So punta tayo dito. So ililink ko lahat ng mga Discord, mga Twitter, mga accounts, and of course tong website, no. So ito, itong makikita mo dito, imagination ang limit eventually dito. I-explain ko kung bakit, no. So ito para siyang connected siya sa metaverse. So dito pwede kang gumawa ng sarili mong universe, at dito sabi ko kanina, sobrang wild nung idea kasi parang ano eh, para kang bibili ka ng mga lupa, ng mga ari-arian. Tapos itong mga lupa na to, bahala ka mag-decide. Pwede mong gamitin yung mga properties mo or pwede mong iparenta. Ngayon, ano maganda doon? Yung renta, syempre, kapag, lalo na, pag nakapagsimula ng maaga and nauna tayo dito sa City of Black, no? Tapos nakuha ka ng maraming asset. Itong mga nirentahan mo, eventually, syempre, parang mga, ano na to, dahil nirentahan siya, may weekly or month na binabayad sa'yo. So, para siyang passive income ang dating, di ba? So, very, very nice yun para sa isang NFT game. Passive income, sino may ayaw ng passive income? Naalala ko nung college. Sabi ko, kung ako yung magbi-business, kung magkakaroon ako ng pera, wala pang pera dati nung college, magtatayo ako ng dorm sa tapat ng mga universities and school. Siyempre, hindi pa naman natin kaya yun. So, ito yung nakikita kong pinakamalapit na pwede. So, yun yan. So, pwede mong gawin yon. Tapos, eventually, magkakaroon din ng parang mga sistema kung saan parang magkakaroon ng mga voting, magkakaroon ng para siya talaga isang lungsod, para talaga siya isang city kung saan pwede kang may pwesto ka, medyo kilala ka ng kundi sa city mo, and all. So, yun yung mga napansin ko na very enticing and very exciting dito sa project na to. At ito, syempre, NFT, yung may token sila. May token sila, syempre. Yung token nila, ang plano nila, maglalabas talaga sila ng 1 billion na token dito sa buong game na to. Pero yung 55% nun ay ilalabas nila paunti-unti or spread out nila sa buong 17 years. So, dun pa lang, makikita mo na itong project na to, long-term yung tinitingnan niya na possibility nitong yung potential nitong game na to. And that's a good sign na isa yan sa mga tinitingnan natin kapag naghahanap tayo ng mga projects, no. So yan yung more on this makikita nyo sa website. So ito yung mga parang example. So parang medyo may pagka Sims na feel na eh, diba? So medyo ano to, Korean made. So kung mahilig kayo sa mga Korean drama and all, mapapansin nyo medyo familiar yung structure. So eto yan. So again, pwede kang gumawa ng sarili nyong metaverse kung saan pwede nyong gawin ang kahit ano sa mga properties nyo. Okay? Ano pa ba? Tingnan natin. So eto, dito eventually ang plano nila magkakaroon sila ng mag-attract sila ng mga brands or mga branding na pwedeng magbenta in
in-game. Tapos, ang maganda dito, di ba sabi ko kanina, meron kayong mga properties na sa inyo kung gagamitin yon or paparenta nyo, or whatever. Ngayon, kung kayo ay may mga sell, kung kayo ay may mga binibentang items or may mga, ano ba, merch, or mga ganon, pwede nyo ibenta dito. Tapos, meron kayong parang physical store in-game na pupunta ng mga tao kasi may mga avatar yan eh. May mga pupunta, may mga, parang talaga tayo nasa isang city talaga sa loob ng metaverse. Tapos, pag kunwari pumunta ako sa shop mo, tapos binili ko, pwede kong gawin doon lahat ng transaction through mga tokens natin doon. And may sarili tayong parang, ayan, may mga mark din, may mga sarili tayong parang process na mas mabilis na makabili ng mga gamit, no? So, fully functional siya eventually. So, pag bumili ka, yung pag may parang pwede kang gumawa ng sarili mong Shopee, parang ganoon. Tapos parang doon ifo-fulfill yung mga items and yung mga binibenta mo, and as a consumer, mabilis na ako makabenta, and pwedeng mga kunwari mga unique toys binibenta mo, tapos doon lang makikita yung mga ganoon. Tapos of course, kung meron ka nga again na marami kang property eventually, pwede mo siyang iparenta doon sa mga tao na gusto magbenta. Gawin nilang physical store yung mga ano nila, yung property mo, no. So yun, ang galing lang ng idea para sa akin, and excited ako kasi nga para siyang itong ini-imagine ko nung college eh, na sabi ko nga baka hindi natin alam, baka may university din dito in college. Tapos gagawa ko ng matuloy yung pinaplano ko dati na magpaparenta ako ng mga dorm dito, 'di ba? So para mga ganun. So eto, magkakaroon ng mga parang pre-selling. Pwede siyang ano rin eh, kung may heart kayo or meron kayong passion sa real estate, mahilig kayong mga magbenta, pwede niyong gawin 'yon. Parang real estate talaga din yung laro dito eh, kung saan nga properties ang mga usapan eh, 'di ba? So eventually magkakaroon din ng mga ganitong klase ng building kung saan syempre magkakaroon ng pre-sale, pwede kayong bumili, tapos again, pwede niyong iparenta for passive income or pwede niyong gawing business hub or whatever. Sabi ko nga, imagination nyo ang limit, 'di ba? So, of course, pag naghanap tayo ng mga NFT games, dapat meron siyang mga roadmap and makikita natin dito yung mga plano nila. Very, very soon, I think mag-start na to July ata, eh, July. Mag-update sila or i-update ko kayo about it. Pero, malapit na yan. Malapit na. So, ayan yung mga, pwede nyong lahat to, lahat ng mga katanungan nyo, very transparent sila. Yun yung nakita ko, hindi siya sketchy kumbaga, no? So, syempre kung sketchy to, di ko naman recommend sa inyo eh. Pero, na-excite na ako sa idea. And of course, nandito yung mga parang, dahil sabi ko, Korean yung mga nag-start itong nung project na to, no? Ito yung mga mukha nila, no? Hindi sila anonymous kagaya ng mga ibang project. Although may mga anonymous project naman na okay naman din. And, trustworthy naman. Pero, syempre, dito na tayo sa safe. Dito na tayo sa mga kita nila. Kita natin yung mga mukha nila. Diba? So, ito. Yung mga line-up ng kanilang board of directors. And, ayan. May mga previous projects na rin sila before. And, chinek ko na rin to isa-isa. Mga legit naman. And, ayun. I'm just super excited dito sa project na to. Parang, ano to eh. Parang, seems na pwede kang kumita. Parang ganun. Ganun yung dating sa akin. And, wala akong maisip na iba pang idea ngayon, pero parang yun nga eh, pwede kang magbenta, pwede kang magparenta. Baka siguro, habang tumagal, may madidiscover pa tayo na pwede gawin dito sa mga properties na to. Or, baka malaking bagay yung mga pagka member ka ng society, tapos medyo may kunari, ano ka, mayor ka or whatever, mga ganun, di ba? So, yun yung madidiscover natin soon. And, check nyo ang kanilang mga website and check nyo yung kanilang project. Sa description, ililink ko yung mga links nila and kanilang mga Discord and whatever. So, yun lang. Kita-kits ulit tayo sa next review ng mga NFT games. Maghahanap pa ako tapos sasabihin ko kayo. Okay ba yun?